Magandang araw sa inyo. Narito na naman po si Binibini Sherin upang samahan kayong matuto ng panibago nating aralin para sa asignaturang Filipino. At alam nyo ba, ngayong araw na ito ay may panibago na naman tayong pagkakataon na makapakinig at matuto ng bagong paksa natin tungkol sa liham at mga bahagi ng liham. At ngayon ay sasamahan tayo ng panibagong guro na ating mapapanood mamaya para matutuhan natin ng husto at mas maintindihan natin ang tungkol sa ating paksa. Handa na ba kayong makinig ng ating bagong aralin? Kung handa na, ay thumbs up nga! At kung kayo ay nag-thumbs up, simulan na natin ito! Masayang araw mga bata! Ako, si Teacher Mary Ann, at ako ang inyong guro sa Mother Tongue 2. Ang pag-aaralan natin ngayon ay bahagi ng liham. Ipapakita ko muna sa inyo ang halimbawa ng liham. Ngayon naman ay ituturo ko sa inyo ang mga bahagi nito. Ito ay tinatawag na pamuhatan. Ito naman ay tinatawag na batik panimula. At ito naman ay tinatawag na katawan ng liham. At ito naman ay tinatawag na bating pangwakas. At ang panghuli ay tinatawag na lagda. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo ang ibig sabihin ng mga bahagi ng liham. Unahin natin ang pamuhatan. Ito ay naglalaman ng kumpletong lugar ng taong sumulat at peka kung kailan ito isinulat. Sumunod na bahagi ay bating panimula. Ito ay pagbati bilang pagbibigay galang sa taong sinulatan. Ikatlong bahagi, katawan ng liham. Ito ang bahagi ng liham kung saan nakapaloob ang mga bagay na nais mo ipaalam o sabihin sa taong susulatan. Ikaapat na bahagi ay bating pangwakas. Ito naman ay nagpapahayag ng magalang na pamamaalam ng sumulat. At ang panghuling bahagi ng liham ay lagda. Dito isinasaad ang pangalan ng taong sumulat. Ngayon naman ay tukuyin natin ang mga bahagi ng liham. Isulat ang letra ng iyong sagot sa comment box. Tanong sa bilang isa, dito nakasaad ang lugar ng sumulat at petsa kung kailan ito isinulat. A. Lagda.
B. Pamuhatan. C. Bating pangwakas. D. Bating panmula. Ang tamang sagot ay letter B. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Magaling! Tanong sa bilang dalawa. Dito nakalagay ang pangalan ng sinusulatan. Nagtatapos ito sa batas na kulit. A. Lagda. B. Pamuhatan. C. Bating pangwakas. C. Bating panmula. Ang tamang sagot ay letter D. Bating panmula. Ganyan rin ba ang iyong sagot? Magaling! Tanong sa bilang tatlo. Nakapaloob dito ang lalaman o mensaheng na ipahatid ng sumulat. A. Lagda. B. Katawan ng liham. C. Bating pangwakas. D. Panimula. Ang sagot ay letter B, katawan ng liham. Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling! Tanong sa bilang apat. Ito ang pinakahuling bati ng sumulat. Nagtatapos ito sa bantas na kulit. A. Lagda. B. Katawan ng liham. C. Bating pangwakas. C. Bating panimula. Ang tamang sagot ay letter C. Bating pangwakas. Tanong sa bilang lima. Dito nakapaloob ang pangalan ng sumulat. A. Lagda. B. Katawan ng liham. C. Bating pangwakas. D. Bating panimula. Ang tamang sagot ay letter A. Lagda. Ganito rin ba ang iyong sagot? Magaling! Ayan! Sana marami kayong natutuhan, kids! Huwag niyong kakalimutan na palaging mag-ingat, makinig sa inyong mga magulang, at huwag na huwag kakalimutan na nasagutan ang inyong Schoology assessment. Okay? Magkita-kita tayo muli! Paalam!